sinimulan na ang pagtuturok ng Sputnik V vaccine sa mga ospital sa Maynila at Parañaque. Aminado naman ang otoridad na kahit mataas ang efficacy ng bakuna, malaking hamon naman ang sensitibo nitong storage requirement. Nasa frontline ng balitang yan si Greg Gregorio. Higit 100 ang agad nagparehistro sa Maynila para sa simula ng vaccination sa Santa Ana Hospital gamit ang Sputnik V ng Gamaleya Institute ng Russia. Kabilang dyan ang 63-anyos na si Walter Riguban, biomedical technician at senior administrative assistant sa ospital. Si Health Secretary Francisco Duque pa nga ang nagturok sa kanya. Nung sinabi naman na yung sign of pwede na sa seniors, mayroon na naman ang kukuha si COVID. Kaya nung may dumating itong Sputnik kahapon, sabi ko, dito na ako. Ang pharmacist na si Jackie, duda rin sa ibang bakuna noon bago nagdesisyong magpaturok ng Sputnik V. Yung Sputnik naman po, nakita ko survey na maganda naman po yung efficacy niya. 3,000 doses ng Sputnik V ang natanggap ng Maynila. Lahat ito, ibibigay muna sa health workers bago sa A2 category o senior citizens at A3 o mga may karamdaman. May mga health worker pa raw sa lungsod na di pa nababakunahan dahil naghihintay pa ng ibang brand. Katunayan, 70% pa lang ng medical personnel sa Santa Ana Hospital ang natuturukan, habang 90% naman sa buong lungsod. Marami pa rin po dito, may gusto pa yung hihintay ng Pfizer. 3,000 doses din ang natanggap ng Parañaque. 2,000 naman ang target nilang mabakunahan mula A1 hanggang A3. Base sa mga datos, 91.6% ang efficacy ng Sputnik V. Nagbibigay din ito ng 100% protection laban sa moderate at severe COVID-19 infection. Umaasa ang mga otoridad na mapataas pa nito ang vaccination coverage sa bansa. Yun nga lang, aminado silang malaking hamon ang negative 18 degrees Celsius na cold storage requirement nito. Wala namang sariling biofreezers ang Parañaque kaya nakipag-partner sila sa Swelling Pharma. Malaking bagay po sa atin po yon para po masanay pong ating city pag-handle ng ating pong logistic nitong ating pong Sputnik V, itong Sputnik V, kasi parang ito rin yung ating Pfizer eh. Kaya sa initial implementation, titiyakin na walang masasayang na bakuna dahil sa storage requirement. Na as much as possible, kahit na sinabi ko, ginto ang bakuna nito. So kinakailangan ang pagsunod sa product information and how to apply this. Inaasahan naman na sa pagtatapos ng buwan ay darating pa ang biniling 485,000 doses ng Sputnik V. Nagbabalita mula sa frontline, Greg Gregorio, News 5.